Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Ipinataw na ang matinding parusa ng kamera kay Tevez. Pero bakit hindi pabor at dismayado ang ibang kababayan natin, lalo ng mga Digamos supporters? Bitag Ben Tulpo, bakit nga ba binira ang mga sitador sa Senado sa kanilang ginagawang pagdinig, halimbawa na lang sa Digamos lay at sa bilyong droga na kasangkot si Mayo? Well, let's find out. Matapos ngang patawan si Congressman Arnie Tevez ng matinding parusa ng House of Ethics, tila ba hindi natuwa ang panig ng Digamo? Dahil ang inaasahan ng matinding parusa ay nauwi lang sa 2 buwan na suspension ulit ni Tevez, kung saan parang magbabakasyon lang ulit itong si Congressman Arnie Tevez. Ayon sa mga supporters ng mga Digamo, walang mabigat na parusa ang ibinigay kay Tevez. Dahil kahit wala ito sa pwesto at walang sweldo, abay buhay big boss pa din si Congressman Tevez. Dahil para nga lang itong nagbabakasyon lang. Dahil aanhin niya naman ng sweldo sa kamera kung bilyon-bilyon din lang naman ang laman ng bulsa. Ayon naman kay DOJ Remulla, nasa Timor-Leste pa din itong si Tevez. Kasama ang 13 tao, kasama na dyan ang kanyang asawa. He came to Timor-Leste by a private jet coming from Singapore. And he has a party of 13 people with him. 13 sila magkakasama, kasama ng kanyang asawa at yung ibang cohorts niya, no? Samantala, harapang binira ni Idol Ben Tulpo ang mga sitador sa Senado na akala mo kung sinong umasta. Dahil sa paulit-ulit na estilo ng mga senador sa tuwing may hearing, tulad na lamang sa mga Digamos lay at sa isyu ng bilyong droga, nakasangkot nga si Mayo. Puro na lang kasi hearing, wala din namang nagagawang aksyon tungkol sa isyu, puro pa grandstanding at panaysigawan at sita sa mga resource person. Narito ang birada ni Sir Ben Tulpo. Eto po, nakagawian na po ng publiko makita sa mga Senate hearings sa telebisyon ang mga tanawing nakakabuisit at nakakainis. Kundi ka mabuisit sa mga inaasta ng mga senador o mga senador na mag-iimbestiga, mabubuisit ka rin sa inaasta ng mga resource person na kanilang inimbitahan para maimbestigahan, matanong sa Senado. Alam niyo mga boss, simula noon at ilang administrasyon na sa Senado nakalipas, nakasanayan po ng mga manonood sa telebisyon na kapag tuwing Senate hearing, laging may bida at may mga kontrabida. Ang nakakainis mga boss, hindi pa man nakakapagpaliwanag, hindi nila pinatatapos. Nagpapaliwanag pa lang, pinuputol na nila, bastos! Pinuputol ang pagsasalita ng kanilang inimbitahan. Nag-effort po yan, pumunta na yan. May kasamang pangiinsulto sa kanilang sagot na hindi tugma sa pandinig ng mga almighty and honorable senator. May mga side remarks pa at pinahihiya ang mga inimbitahang resource person. Iniimbitahang resource person. Ayaw kong lahatin mga boss dahil maraming matitino sa Senado at may mga matitinong senador. As a matter of fact, uncomfortable po ako magsalita ngayon dahil isa po sa kapatid ko nandyan po eh. Ayaw kong lahatin, lalo na yung mga yan. Ayaw ko po silang lahatin dahil marami rin pong matitino. Tapat sa kanilang tungkulin, alam ang kanilang ginagawa. Yung mga nakakabuisit, yung mga hambog, yung kanilang estilo ay public shaming, public reprimand, public ridicule. Iinsultuhin mo, pahiya mo, kakagalitan mo, pagtatawanan mo. Guess niyo mga boss? I mean, I'm not talking about now, previous sa mga nakaraan. Tingnan niyo po na maigi. Ako po na naranasan ko po yan. Inimbitahan po ako eh. May kasabihan po, style makes a difference. And style makes a senator. Kilala niyo yung mga senador na barubal sa kanilang stilong grandstanding, stilong hambog, namamahiya, lalo na kapag may ilaw, lights, camera, action, microphone. Talsik-talsik ang laway nitong mga kolokoy. Sus Mariose, kilala nyo? Hindi din nakalusot kay Ben Tulpo ang plano ng Senate President Zubiri na lagyan ng rehas ang Senado para sa mga nagsisinungaling na resource person. Kaya ano ba itong sinasabi ni Senator? Ito ay President, Senate President Mig Zubiri, yung warehouse. Ay, warehouse daw ng Senate, gagawing kulungan. Ah, ganun. Lalagyan ng mga rehas. Talaga. Para ikulong yung mga resource person na nagsisinungaling. E paano natin malalaman kung nagsisinungaling yung mga yan? Kung hindi ba tugma sa sinasabi dahil sila ay nanumpa. Ako po'y magsasabi sa inyo, kailan ba ang Senado naging hukuman? Pag ang hearing isinagawa sa Senado, ano man ang kanilang pagdedesisyon ukol sa anumang issue ng resource person, ang inyong desisyon, sa inyong pananaw, sa inyong paghuhusga,
hindi po final yan. Hindi po final executory dahil ipapasa nyo pa ang inyong mga investigasyon na inyong nakakalap sa inyong pag-iimbestiga ng kasaming grandstanding. Ano nangyari po sa amin? Binasura po pagdating sa ombudsman. Bakit? Hindi po, wala po nangyari doon. Kaya sana wag na maulit sa ganitong klaseng Senate po natin ngayon. Matindi naman ang pahayag ni dating Pangulong Duterte sa mga PNP na hindi nagagampanan ng mabuti ang kanilang sinumpaang trabaho. Matapos ang kaliwat ka ng issue tungkol sa PNP na konektado sa bilyong droga at pagiging protektor sa mga big boss. Ayon kay former President Duterte, huwag naman sanang gawing kahiyahiya ang ahensya dahil lang sa bigla ang yaman dahil ginawa niya naman ang lahat lalo na ang dagdag sweldo sa ating mga kapulisan. I do not believe even for a moment na hindi ninyo kaya. Kung hindi ninyo kaya, na mag-resign na kayong lahat. You know why? Maraming Pilipino na walang trabaho nandyan sa labas. There are a lot of our countrymen looking for jobs. Mapapasukan lang para mabuhay lang. At kagaya rin ninyo, competent, well-educated, I mean they have at least attained that level of sa edukasyon nila na to qualify them po. So pag hindi ninyo kaya isulbad yung mga yan, resign na kayo. Wala kayong maulit pa yan po. Alam mo, maulit pa yan. Puntahan po kayo dyan, pagsisipain ko kayo. Really, dalhin ko yung media. Tadyakan ko kayong lahat. Mugado itong mga pulis na binabayaran namin ng posto. Ang lalaki naman ang sweldo. Dinuble ko pa nung panahon ko. Sulbarin ninyo yan. Now, dito ngayon sa pulis. Dito sa pulis, walang maka-atras dyan. Nobody can show disinterestedness. Walang magsabi nila, hindi nila ipursue yan sa korte kasi ayaw niya na lang. It's your job. It's not within your power to say you want to file the case, you do not want to file the case. You work for the government, you work for the people. O tignan mo kung may ebidensya talaga, gaya ng ganon. Hindi mo pwedeng hindi i-prosecute. Hindi madadala yan ng ano. Maraming, pati ako nakatingin eh. So dapat malaman nila, as a former president, as a former prosecutor, nandito na ako sa isang kanto malayo na sa Pilipinas, Davao. Nakikita ko pa rin yung ano nangyayari. Na kung ano ang hindi maganda dyan para sa Pilipino, pipiyak ako. Ngayon, tutuloy-tuloy talaga yan. Kasi pagkatapos ng investigasyon nila, aakyat dyan sa fiscal or to the Justice Department if the Secretary of Justice would opt to yung mismo ang Department of Justice mag-prosecute sa kanila. Yan ang mabigat dyan. So yung pasahan nila, hugasan nila ng kamay ngayon, lalabas ng lalabas ang totoo dyan. Hindi lang matago nila. If you tell a lie, you'd end up another lie to cover this lie. And another lie to cover this lie. And another lie to cover this lie. Lie and lie and lie and lie. Pag nabira mo yung isang page niyang ganun, babagsak, lalabas talaga.